tayo purihin ng Panginoon. Napapansin ko lang ano tuwing ako'y magsasalita dito. Yung favorite song ko, lagi nating kinakanta. Thank you very much. The goodness of God, iyon talaga ang testimony ng aking buhay. The Lord is so good. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga doon sa ano, I will sing of the goodness of God. But the problem is, I cannot sing. I don't know how to sing. And every time na sa amin, kumakanta ako niyan, ano, talagang bigay hilig. Pero may kontrabulate. Sabi niya sa akin, wag na. Wag na ako. Alam niyo na ako sino yun. Pero praise the Lord, alam niyo yung mga awit na kinanta natin kanina. Actually, pagtitingnan ko itong mga nakaraang bahagi ng ating gawain, parang meron tayong team eh. Oo, parang meron tayong team. Hanggang sa offering. 3 years ago, March 17, 2021, dumating sa atin ang isang balita na hindi natin inaasahan. Hindi natin ine-expect. No? Kaya nabulabog ang Jewel's Fellowship and Ministries. Dahil hindi natin to inaasahan eh. Kinuha ng Panginoon si Pastor Cesar. O, walang iiyak dyan. Uunahan nyo pa akong umiyak, ha? Yan yung... Hindi, mula noon, alam nyo, yung bang blessings upon blessings, hindi lamang sa material na bagay, lahat ng aspeto ng buhay namin, ng buhay natin, di ba? Ay pinagpala tayo ng Diyos. Malungkot dahil wala na siya. Pero sa isang banda, mapalad siya kasi kasama na niya ang Panginoon. Alam niyo, mag-reminis tayo ng konti, ha? Konting-konti lang. Si Pastor Cesar, ang napansin namin sa kanya, parang yun, nanghihina na siya physically. Parang pagod na siya. Napapagod na siya talaga. Pero sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. The body is weak. Kaya ayun, alam niyo yun, parang gusto niya talaga naglilingkod sa Panginoon. Kaya at the last moment, yung huling punta niya dito, nakapaglingkod pa rin siya, communion noon, but after that, hindi na siya nakabalik dito sa church. At nagkasakit na nga po siya. Pero before that, alam nyo, talagang nasa isip niya maglingkod sa Panginoon. Wala siyang ibang iniisip. Kahit na nga dun sa, ano, sa hospital, kwento ni Sister V. Kasi Sister V at saka yung favorite son-in-law ko, the most favorite son-in-law ko. Ano, sila ang kasama ni Pastor pagdala sa mga hospitals. At sabi kay Sister V, maglingkod lang, lingkod lang tayo sa Panginoon. Alam niyo yun? Siguro, iyon ang desire ng puso niya. Pero alam na, nararamdaman na niya siguro sa sarili niya na nanghihina na siya. Pilitin man niya ay hindi na niya magawa yung dati niyang ginagawa. Kaya ayaw niyang iwan itong gawain, no? Ayaw niyang bitiwan itong gawain. Kaya ang sabi niya, sana dumating na ang Panginoon. Sana dumating na ang Panginoon. Kasi pag dumating na ang Panginoon, wala na siyang iintindihin gawain dito sa lupa. Kasi magkakasama na tayo, nakukunin ng Panginoon. Doon natin ipagpapatuloy ang paglilingkod, pagsamba sa Panginoon. Sama-sama tayo, kaya iyon ang sabi niya. Sana dumating na ang Panginoon. Kasi kung mawawala siya, maiwan siya, o maiwan tayo, hindi niya gusto yun eh. Kasi gusto niya talaga paglingkuran pa rin ng Panginoon.
kahit sa huling sandali ng buhay niya. Kahit doon sa hospital, paglilingkod pa rin sa Panginoon ang iniisip niya. Iniisip pa niya kung ano ang magiging gawain sa darating na linggo. Kaya malungkot, malungkot talaga. Kami nga nung anak ko, si Chippy, lagi namin siyang pinagkukwentuhan. Nagre-reminis kami, hindi kami nagsasawang mag-ina. Siguro ko si Ivy kasama din namin sa bahay. Baka kami tatlo. Minsan nagkakatawanan kami. Kasi alam nyo naman si Pastor, mayroon niyang mga katawa-tawang ginagawa sa buhay. Tatawanan kami, pero maya-maya nag-iiyakan na kami pareho. Kasi miss na miss namin siya. Yung bang halimbawa kumakain kami, parang nakikinikita namin na lalabas siya mula doon sa kanyang kuweba. Kuweba tawag namin doon sa parang office niya. Ayun, makikisama na sa amin, kakainan siya. Yung bang ganun? Pero the Lord is good. March 17, March 12, nasa hospital siya. Dinala siya sa St. Luke's. I was hoping na magaling na siya. Nung na ako naman nasa hospital din sa ICU doon sa Valenzuela, naubod ng layo. Imagine ang situation ng pandemic, lockdown, ang layo-layo ko. March 17, nawala na pala si Pastor, pero hindi ko alam yun, hindi ko alam. Nag-iiyakan na mga members, lalo na yung mga leaders. Alam nyo, pati yung mga nasa ibang bansa, nag-iiyakan na rin. Kasi marami talaga nagmamahal sa ating pastor. Kasi he was a good person. He lived his life to the fullest, serving the Lord. Kahit anong mga dumating sa kanya, mga problema, mga disappointments, lingkod pa rin siya. Walang nakapigil sa kanya na maglingkod sa Panginoon. Even when Chippy was sick, masyadong ang lala po, malala ang naging karamdaman ni Sister Chippy for 3 years. Hindi nakapigil yon para maglingkod sa Panginoon. Patuloy, lingkod pa rin siya sa Panginoon. Kaya minus naisip ko, how could you forget somebody like him na magandang may magagandang memories na iniwan. Parang bawat isa sa atin na tinatch niya ang life ng bawat isa sa atin. Kaya, hindi yung ano, yung pag-uwi ni Sister Conching sa Panginoon. Tama yung sabi ni Rochelle, 1 month na. Kasi February 17 si Sister Conch, March 17 naman si Pastor. So 1 month. Kasama na sila doon sa Panginoon. Alam nyo, yung lungkot na nararamdaman namin, dahil namimiss lang natin. Ilang taon natin kasama, di ba? Sa hirap at ginhawa, magkakasama tayo. Paanong hindi ka malulungkot? Like dito, di ba? Minsan parang na-imagine mo nagpupuri sa Panginoon, nandiyan siya sa harap, kumakanta. No? Pagka mayroong kainan, number one yun. Oo, talaga. Pagka may linisan, hindi nyo mauunahan yun. Kaya, pasensya na. Hindi. Sasama ko na kayo. Nakalimutan nyo na ba si Pastor? Hindi. Sabi ko nga sa inyo, huwag nyo akong unahan sa pag-iyak. Hindi pa ako umiiyak, ha? Pero God is so good. So, ang ating message ngayon, ang title ay There is Always Hope. So tayo po tayo, buksan natin ang ating Bible sa Lucas 7:1-17. Bible ko 7:1-17. Kung meron po kayong Bible,
Or kung wala naman po, makibasa na lang po kayo dyan sa ating, natawag yan? Screen. O, kita nyo ang teki ko, no? Sa ating screen. Sabay-sabay po nating basahin. Okay? Verse 1, let's all read. Lakasan nyo boses nyo, ha? Baka matalo ko pa kayo. Okay, now, when he concluded all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. And a certain centurion's servant who was dear to him was sick and ready to die. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving, for he loves our nation and has built us a synagogue. Then Jesus went with them, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you, but say the word, and my servant will be healed. For I am also a man placed under authority, having soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And those who were sent returning to the house found the servant well who had been sick. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still. And he said, young man, I say to you, arise. So he was dead set up and began to speak, and he presented him to his mother. Then fear came unto all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen up among us, and God has visited his people. And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Let's pray first. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga sandali na mag-aaral kami ng iyong salita. Nawa, Panginoon, yung mga bagay na gusto mong matutunan namin ay matanim sa aming puso, sa aming isip, para may apply po namin sa aming buhay. Ang iyong banal na Espiritu ang kumilos na patuloy sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kilala niyo po ba si Max Lucado? Di ba siya ay isang mahusay na writer ng book? Doon sa kanyang aklat na When God Whispers Your Name, yung mensahe ng buong book, ano, mahirap isama rin yung isang book, may mensahe, pero ang napansin ko lamang doon ay may kinalaman sa hope, may kinalaman sa pag-asa. Ngayon sabi niya, yung message nung book na yon ay parang walang pinagkaiba naman doon sa message ng classic na movie na The Wizard of Oz. Sino po sa inyo ang nakapanood na o nakabasa na nung The Wizard of Oz?
Kung wala pa, kung wala, ito po ay tungkol din sa isang sitwasyon na yung main character doon na si Dorothy ay mayroon siyang hinahanap. No? May hinahanap siya at hindi niya matagpuan. Parang dito sa dalawang stories na to, may hinahanap sila. Doon sa una, yung hinahanap nila, nandun na, pero hindi nila nakikita. Sabi, naghahanap ng pag-asa. Pero ang sabi doon, doon sa aklat, yung pangalan mo ay nakasulat na sa palad ng Diyos at sinasambit ng kanyang mga labi. So, di ba? Ba't maghahanap ka pa ng pag-asa kung nakasulat na sa palad ng Diyos ang pangalan mo? Dito naman kay Dorothy sa The Wizard of Oz, yung hinahanap niya, nandun lang din sa harapan niya, pero hindi niya nakikita. Meron pa siyang hinahanap. Ang sabi din doon, lahat daw ng paraan, or rather, lahat ng maaari mong kailanganin ay nasa iyo na. Ito yung sa The Wizard of Oz, ano, yung story doon. Lahat ng maaari mong kailanganin ay nasa iyo na. Just look deep, or rather, just look deep enough, long enough, and there's nothing you cannot do. Maalaala natin dito yung talata sa New Testament. Alam kong alam nyo to eh. I can do all things through Christ who strengthens me. Parang may similarity, ano? Pero dito, kailangan i-discover pa niya kung ano yung kanyang kailangan na nandun na. Kailangan lang niyang tingnan niya mabuti yung kanyang sarili. Tingnan niya, mag-isip siyang mabuti, no? Mag-isip ng mahaba. At malalaman niya na wala siyang hindi magagawa. Parang familiar, di ba? Familiar nga, kasi mayroong verse na nagsasabi na I can do all things through Christ who strengthens me. Kristiyanong-Kristiyano ang dating, di ba? Itong si Max Lucado, sabi niya, siya ay lumaki na pinapahalagahan yung pagiging desente tsaka yung pagiging loyal. No? At yung pagtatrabaho ng ano, yung hard work, naniniwala siya doon kasi lumaki siya na iyon ang nasa kanyang kapaligiran. Pero merong sinasabi daw sa talata na God helps those who help themselves. Saan kaya talata makikita yun? Sa Old Testament kaya? O sa New Testament? What do you think? Tama, walang talata. Kasi wala po yun sa Bible. Kaya kapag narinig ninyo, ay, sabi doon sa lumang tipan or sa bagong tipan eh, God helps those who help themselves. Wala po yun. Kasabihan lamang po yun. Usually ng matatanda. Okay. Ngayon, ang sabi ng guro, meaning ang ating Panginoong Jesus, kasi siya ay isang guro eh, di ba? Sa Romans, sa Matthew 19:17. Nandiyan po ba? Wala. Wala pa? Ah, wala. Hindi. Sabi doon sa Matthew 19:17, walang mabuti. No? Kung makikita ninyo sa inyong Bible, sinasabi doon na walang mabuti. Walang sino man ang palaging malakas. Walang sino man ang palaging secure. Kahit na kayo ay maglagay ng mga insurance, ng mga savings, na milyon-milyon sa banko, it wouldn't give you security. Ngayon, alam nyo ba, narinig nyo na ba yung DIY Christianity? Ano yung DIY Christianity?
Ano yung DIY? Do it yourself. Meron daw do it yourself Christianity. Ano ba yung mga do it yourself Christianity? Ah, ganito. Magtatayo ako ng foundation para sa ganun. O magpapakain ako ng mga ang tawag dito, homeless, no? Para ipakita na siya ay isang Kristiyano. Pero hindi naman ito makakapagbigay ng encouragement doon sa taong pinapakain mo, doon sa taong tinutulungan mo. Meron kasing iba, ganyan ang kaisipan sa Christianity eh. May nakita na ako naghikab. Tatawagin ko pangalan na pag nakita kong naghikab. Kumain kayong candy, hindi po bawal yun. Kaysa naman aantok-antok kayo dyan, baka mahawa ako sa inyo. Joke lang po. Ayun, DIY Christianity, hindi ito nakakapagbigay ng encouragement. Maging yung self-sanctification. Ay, excuse me. Hindi ito nakakapagbigay ng pag-asa sa mga addict. Halimbawa, mayroong isang addict, magpipinitensya ako. Diba? Ang dami. Alam niyo yung mga nagpipinitensya, panahon na naman ang pinitensya ngayon, diba? Makikita ninyo yung mga nagpipinitensya, puro tato. Ano? Puro tato. Ibig sabihin, hindi ko inaano yung mga, ibig sabihin, yung kanilang buhay ay hindi naaayon sa batas, no? Kaya pagdating ng oras ng penitensya, magpipinitensya siya, magpapapako siya dun sa krus, lalakad siya ng paluhod, papunta sa altar. Self-sanctification yun eh. Pero hindi yun makakatulong, no? Kahit na kaninong tao, doon sa mga taong talagang sabihin na natin na kalaban ng lipunan. Okay. At some point, kailangan natin ang mabuting payo. Kailangan natin may makapagpayo sa atin. Yung mabuting payo, mabuting advice. Kailangan natin ang tulong. Kailangan natin doon sa ganong sitwasyon, ano, sa DIY Christianity, sa self-sanctification, maging doon sa sinasabi, okay, try harder. Akala natin encouragement yun, no? Pero yung sinasabihin natin ng try harder, wala nang harder. Hanggang doon lang siya sa try hard. Ibig sabihin nito, we need help. Kailangan natin ng tulong, kailangan natin ng mabuting advice. Kailangan natin ang Panginoong Jesus. Remember that. Kailangan natin ang Panginoong Jesus. Ano man ang situation natin, kailangan natin ang Panginoong Jesus. Doon sa ating kinuwento, ay merong two tragic sins of human need. Ayun, makikita na ninyo doon sa scene. Sa screen. Tamali pa, no? Sa mga talatang nabasa natin, hinipo ng Panginoong Jesus ang dalawang tao na nasa cul-de-sac na. Alam ba ninyo kung ano yung cul-de-sac? Dead end. Nasa dead end na sila. Na-try nyo na bang ano, nagda-drive kayo, may hinahanap kayong lugar, tapos ang napuntahan nyo ay pader na lang, no? Dead end na. Yun ang sitwasyon itong dalawang characters na to. Naendo na sila sa kanilang dead end. Ibig sabihin, wala na silang, saan pa sila pupunta? Dead end na yun. Hindi nila alam kung ano yung lugar na pupuntahan nila, tapos napunta pa sila sa dead end. Di bali sana kung may paliko pa or what. Pero ayun. Una, nabasa natin yun doon sa mga talatang binasa natin kanina, no? A very sick, beloved servant. Take note, beloved
servant. Hindi basta servant lang. Beloved servant. At yung pangalawa ay a dead son whose mother was a widow. Iyon ang dalawang kalagayan ng characters na binasa natin. Ngayon, ano ang kanilang pangangailangan? The need. Okay, please. Oh, the need. Okay. Sa Luke 7:1-2, the first person, yung unang tao na na-mention doon ay nakatira sa Capernaum. Isa siyang Roman centurion. Centurion. Alam niyo ba, pagka sinabing centurion, hindi siya ordinaryong sundalo, no? Meron siyang ranggo, mataas siyang ranggo. Sabi doon, an officer in charge of 100 soldiers. Ilang soldiers? 100. Okay, huwag niyong babaguhin yung number, ha? At siya daw yung backbone ng Roman army. Pag sinabing backbone, asan ang backbone niyo? Turun niyo nga sa akin. Yung buto sa likod, di ba? Iyon ang sumusuporta sa buong katawan natin. So, iyon siya ang backbone ng Roman army. Ano ang kanyang pangangailangan? Yung kanyang beloved slave, pinakamamahal na alipin na mataas ang kanyang regard doon, no? Ay may sakit at malapit nang mamatay. Ibig sabihin, malala yung karamdaman. Mamamatay na yung alipin. Iyon ang sitwasyon. Bakit beloved? Siguro, growing up, kasama na niya yung soldier na yun. Ay, rather, yung alipin na yun, no? Kasama na niya. So, parang tatay na ang tingin niya doon sa kanyang alipin. Kasi may mga ganyan naman, di ba? Yung napapamahal, yung alipin ng tawag dito, pero siguro dito sa atin, kasambahay. Napapamahal na sa amo yung mga alipin. Kasi parang tatay na niya. Kasi inalagaan siya siguro mabuti. No? Inalagaan niya mabuti. Inakita uli ako naghikab. Dalawa na. De, joke lang po. Ginigising ko lang kayo, huwag kayong ma-offend. Ho. Mahilig talaga akong ma-offend. De, joke lang din. Sorry po. Joke lang din. So, ayun. Or kaya, kung halimbawa, kasabay niyang lumaki itong alipin na to, di parang kapatid na niya. Ganon ang turing niya. Eh, may sakit, malala. Malala ang sakit ng kanyang alipin na mahal niya. Siguro parang anino na niya yung alipin niya kahit saan siya pumunta nandun, nagsisilbi sa kanya. Pero yung centurion, hindi niya makaya na doon sa kalagayan ng kanyang alipin ay nakatingin lang siya at hinihintay na lamang niya na malagutan ng hininga. No, hindi niya kayang gawin yun. Ang gusto niya mabuhay yung kanyang alipin. Pero wala siyang magawa. Nasa dead end na siya. No, parang kahit naman, ewan ko lang ha, kung meron sa inyo na nakaranas ng ganun, merong malubhang sakit at malapit ng mamatay, pero ikaw nakatingin ka na lamang, hinihintay mo na lang ng malagot yung huling hininga. Parang hindi, no? Gagawa at gagawa tayo ng paraan. At ito, hindi mapakali yung centurion. Mahal na mahal niya yung kanyang alipin. Hindi siya mapakali, pero wala siyang magawa. Paano-ano gagawin niya?
iyon ang unang sitwasyon, ano? Nasa dead end na yung alipin. Wala siyang magawa. Doon naman sa pangalawang senaryo, isang balo na yung anak niya, balo na nga, ano? Tapos ito ang anak niya, hindi mamamatay, patay na, ililibing na nga eh. Iyon ang kalagayan naman ito. Itong balo na to. Aba, parang pangalawang beses na niyang nararanasan to eh. Yung una, nung mamatay yung asawa niya, siguro yung kanyang pagdadalamhati, yung kanyang pagtangis, ay gano'n na lamang din, di ba? Gaya marahil ng na-experience ng ilan sa atin, hindi mo matanggap na yung mahal mo sa buhay, wala na. So, nandun talaga ang pagtangis. And dun yung pagkalungkot. And dun yung sakit na hindi mo malaman kung saan ang gagaling. Na-experience na niya yun. Tapos eto na naman. Naulit na naman sa kanyang anak na lalaki. Hindi to bata, ha? Binata na to. No? Marami na silang pinagsamahang mag-ina. Knowing na wala ng ama, so silang dalawa na lang ng kanyang anak ang magkatuwang sa buhay. Tapos eto, nawala na naman. Kaya kumbaga yung kanyang grief ay indescribable. No? Tumatangis siya, umiiyak ng malakas, at hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin. Na kumbaga parang sa pag-iyak niya, ay baka sakaling mabuhay ang kanyang anak. So ganun, parang wala nang makakapag-along. Indescribable yung kanyang lungkot na dinadanas. Ito naman ang kalagayan noong balo. Ililibing na. Wala na siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Hindi bali sana, di kagaya doon sa ano, sa centurion, ano, bagamat naghihingalo na, may hininga pa rin yung alipin. Pero ito wala na. Totally. Wala nang hininga. So, patay na. At doon sa libing ay nag-cross ang landas nila ng Panginoong Jesus. Okay. Ang centurion ng Capernaum at ang balo ng nain, dalawa na naghahanap ng pag-asa. Ang dilim na ng kanilang kalagayan. Wala na silang makita na maaari nilang hawakan, no? Wala na silang mahahawakan pa. Hanggang sa nakatagpo nila ang Panginoong Jesus. Nakita niyo yung scenario? Ha? Centurion, yung alipin, na parang naghihintay na lang na malagot yung hininga, at yung balo ng nain, wala na talagang hininga. Pero doon sa ganung kalagayan, nakatagpo nila ang Panginoon. Naiano ko ba yung detalye? Hindi. So sabihin ko sa inyo ang detalye. Nung marinig ng centurion na si Jesus ay nasa lugar nila, pinakiusapan niya inirisk niya ang kanyang reputation. Remember, he was a Roman centurion. Ibig sabihin, siya ay isang Gentil, no? Pero inirisk niya yun. Wala siyang pakialam kung Gentil siya at isang Hudyo ang kanyang lalapitan. Wala siyang pakialam kung siya ay leader, no, ng mga sundalo. Hindi niya inalintana iyon. Lumapit siya at humingi ng tulong sa isang Hudyo. Ang Panginoong Jesus yun. Kasi ang Panginoong Jesus, Hudyo siya, di ba?
He is a Jew. Ayun, humingi siya ng tulong. Sabi niya ganon, siya ay Romano, may mataas na posisyon, pero sa harap ng Panginoong Jesus, para siyang bata. Na sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat na dapat, hindi ako karapat-dapat na lapitan mo, no? Hindi ako karapat-dapat na pumunta ka sa aking bubong o pumunta sa kanyang bahay. Sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking alipin. Iyon ang paniniwala ng centurion. At doon sa kalagayan niyang yun, kasi naisip na niya, hindi ako karapat-dapat sa Panginoong Jesus, kahit na ako ay isa pang centurion. Hindi ako karapat-dapat sa Kanya. Kasi kahit papano siguro, kilala na rin niya ang Panginoon, di ba? Ngayon, gumawa siya ng plano. Makikita natin yon sa mga talatang 3-5. Ngayon, yung mga elders, Jewish elders, to ay mga kaibigan nung centurion, no? Kaibigan siya nung centurion. At siya, sa kabila ng kanyang pagiging Gentil, sa kabila ng kanyang pagiging Romano, gusto siya ng mga Hudyo. So meron siya mga kaibigan na mga elders na mga Jews. Pero hindi yun ang mahalaga eh. No? Kumbaga parang, yung mga Jewish elders, kahit hindi sinasabihin siguro, sabi ganun, back upan natin to or i-build up natin to sa Panginoong Jesus. Kasi kaibigan natin to eh. Sabihin natin na siya ay mabuting tao, siya ay decenting tao, siya ay tumutulong sa mga Hudyo. Pero hindi iyon ang mahalaga sa Panginoong Jesus. Ang mahalaga sa Panginoong Jesus, yung pananampalataya ng centurion sa kanya. Hindi tayo pwedeng magpa-build up sa Panginoon, no? Hindi natin, Panginoon, ganyan naman ako, mataas ang posisyon ko, ako ay bayani, etc., etc. Sabi ng Panginoon, wala akong pakialam sa credentials mo. Ang pakialam ko, kung may pananampalataya ka sa akin, take note and remember ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kayo ba ay nananampalataya sa Panginoong Jesus? Lahat ba kayo? Na-experience nyo na ba kung ano ang resulta ng pananampalataya sa Panginoon? Taas ang kamay. Talaga. Naniniwala naman ako doon. Lahat tayo naranasan natin yan. Nanampalataya tayo sa Panginoon. Regardless of our situation. Kasi kung ikaw ba ay nangangalaka lang, o ikaw ay kasambahay, o ikaw ay kung ano ka, o taong bahay, whatever, o ikaw ay mayaman, ikaw ay matulungin, hindi iyon ang tinitingnan ng Panginoon. Kung ikaw ay may pananampalataya, iyon ang mahalaga sa ating Panginoon. Iyon ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kasi, doon sa verse 6 to 8, yung mga Pariseo, alam naman ninyo yung mga Pariseo, di ba? Ang hilig magkumpara niyan. Bakit? Iyon, kukunti lang ang kaloob niya. Ako, malaki ang aking ibinigay. Ganun ba? Ako, mas marunong, mas marami kong alam kesa dyan sa kay Pedro na isang mangingisda. Ganun, pinapangalandakan yung kanilang credentials. Uy, malapit na. Hindi ko aagawin ang oras ni Sister Letty. Don't worry. So, yung ganun. Yung centurion ay nandun yung kanyang pananampalataya. Although budding pa lang, umuusbong pa lang ang kanyang pananampalataya. Siguro kasi iba ang kanilang paniniwala eh.
Pero nababalitaan na niya marahil ang Panginoong Jesus. At yung kanyang pananampalataya ay umusbong. At sabi nga niya, hindi na niya kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin lang niya yung salita, gagaling ang alipin ko. Iyon ang inaangkin nitong centurion. Ngayon, doon muna tayo, punta na naman tayo sa balo ng nain. Doon sa nain, iba naman ang nangyayari, no? Iba ang nangyayari. Iba doon sa nangyayari sa Kapernaum. Ang balo, wala siyang alam tungkol kay Jesus. Wala siyang alam, ha? Clueless siya patungkol sa Panginoong Jesus. At ang mundo niya ay umiikot lamang doon sa pighati, doon sa lungkot na nararamdaman niya. Iyon lamang ang kanyang nakikita. Yung kanyang mahal na anak, wala na, patay na. Sabi niya, gano'n siguro, ba yan? Namatay na yung asawa ko, namatay pa rin yung anak ko. Paano na ako ngayon? Parang wala na rin kwenta ang aking buhay kung wala sila. Iyak siya, iyak, nagdadalamhating mabuti. Hindi na niya napapansin yung mga tao sa kanyang paligid. Na-imagine niyo ba, nakakita na ba kayo ng ganong senaryo, no? Namatayan ang anak. Hindi ma-comfort, hindi ma-console yung ina. Dahil talagang pighating pagpighati siya. Kumbaga yung kanyang lakas ng iyak, no? Parang siguro sabi niya ganun, anak, nandito ako. Anak, nandito ako. Na para bang dahil sinasabi niya yun ay didilat yung kanyang anak mabubuhay. Nandito ako, anak. Ako ang nanay mo, nandito ako. Pero wala. Patay na talaga yung anak niya. Wasak ang kanyang kalooban. At hindi na rin niya makuha marahil manalangin. At sa pagdaan ng Panginoong Jesus kasama yung kanyang mga alagad, meron ding mga nakikipaglibing doon. At nakita niya yung balo nakahandusay sa tabi ng coffin, sa tabi ng ataol. Nandun yung balo. Nananangis, umiiyak, na parang wala ng bukas. No? Siguro kung iipunin yung kanyang luha, isang timba, umaapaw pa. Ganun, no? Kasi ito patay ni eh. Tayo nga, di ba? Kahit buhay, na iniwan tayo, iiyakan din natin. Experience ko po yan. Ma-share ko lang ng kaunti. Nag-alaga po ako ng dalawang pamangkin ko. 6 months, iniwan na ng kapatid ko sa akin, yung panganay. Si Tricia yun. Kilala ng iba yun. Ewan ko kung natatandaan ni na, ano yun, ni na Sylvia. Sister Maming siguro. Si Tricia, kasi yung kapatid ko ay nurse. Nasa Amerika siya. So, nagkaanak. Yung asawa din, nasa Alaska. So, wala. Iniwan sa akin. Alam naman siguro na mamahalin ko din yung anak niya na parang anak ko. Di, lumaki yung bata. Si Tricia, 1.5 years old. Eto, umuwi na naman ng kapatid ko. Manganganak na naman. So, after 6 months, iniwan naman yung batang lalaki. So, dalawa ng pamangkin ko ang inaalagaan ko na parang mga anak ko na rin. Naalaala ko nung araw. Dumating yung time na malaki na sila, 3 years old na si Tricia, yung isa naman ay magto 2 years old. Kinuha na ng magulang. No? Magkasama na eh. Magkasama na yung kapatid ko at saka yung bayaw ko. Magkasama na sila. So, kukunin na nila yung kanilang anak. Naku ko, alam ba ninyo yung sakit ng kalooban? Eh, buhay naman sila, ha? Hindi naman sila. Napalayo lang sa akin. Sa Amerika lang naman nagpunta. Eh, pwede namang maka. Pero yung sobrang lungkot na dinanas ko. Every day, I was crying. Nung una, alam nyo, sina pastor, yung mga anak ko, dalaga pa si Ivy.
nung una, naawa sila sa akin kasi iyak ako ng iyak. Hindi ako tumatahan, sa totoo lang. Tapos yakap-yakap ko yung kumot na naiwan ng pamangking ko. Yakap-yakap ko yun. Alam nyo, natitigil lang ako ng pag-iyak pag ako matutulog. Ayaw kong kumain. Ang tagal na panahon, ganun ako araw-araw hanggang sa nainis na sa... nainis na sa akin yung pamilya ko. No ka ba? Tumigil ka na ng kaiyak. Eh bakit ba? Namimiss ko yung mga pamangking ko. Iyak ako, sige, iyak. Then one time, napatingin ako sa salamin. Tiningnan ko mabuti. Oh no! Bakit ganun? Ang bata ko pa noon, mga nasa late 30s na ako. Oh no! Sabi kong ganun. Puro kulubot na pala mukha ako. Ayoko noon. Kaya bigla. Hindi naman ako tumigil ng pag-iyak. Konti na lang. Hindi na bigay todo. Pero ang point ko doon, yung ang buhay na nahiwalay sa atin, dinadamdam nating mabuti, lalo na napamahal sa atin. Meron ako narinig na mga ganyan, nag-alaga ng apo. Ah, lumaki yung apo sa piling. Biglang kinuha ng magulang. Ay nako, parang mababaliw sa lungkot. Hindi naman ako parang mababaliw. Baka kasi baliw na talaga. Hindi, joke lang po yun. What more? Itong balo. Ha? Namatay ang asawa, namatay ang anak. Ano pa? Pero nung nakita siya ng Panginoon, dun sa ganun niyang kalagayan, lumapit ang Panginoon at sinabi sa kanya, huwag kang umiyak. Para bang hinahaplos-haplos pa ng Panginoon ang kanyang ulo. Huwag kang umiyak. Sa verse 13 yun. Ayun, tingnan natin ang contrast. Tingnan natin ang contrast sa... Ayan, nakikita niyo yung contrast. Basahin natin yung contrast. Yung centurion, sa Tagalog centurion, yung centurion, ang una doon, yung the centurion's slave is sick. Verse 2 yun. Ngayon, doon naman sa widow, the widow's son is dead. So, yung, di ba, yung contrast nun. Second, the centurion makes a request sa verse 3. The widow makes no request. Ah, hindi siya nag-request sa Panginoon. Hindi niya nga kilala Panginoong Jesus eh. No, paano siya magre-request? So, next, Jesus and the centurion never meet. Hindi pa sila nagkakatagpo ng centurion para makapag-communicate sila directly. Instead, ang sabi ng centurion, or rather, nag-send ang centurion ng messengers to talk to him. Now, do sa widow naman, Jesus meets the widow face to face. Looks to her tear-filled eyes and gently speaks to her sorrow. Verse 13. The centurion expresses great faith in Christ's authority to heal his slave. Diba sinabi nga niya, sabihin mo lang yung salita, gagaling ang aking alipin. Pero dito naman sa widow, overwhelmed by sorrow, the widow is so distressed even to pray. So ano ang response ng Panginoon doon? Sa reluko po ay 11 na. So I have still 30 minutes, ano? Pero matatapos na po ako. Doon sa isa, meaning the centurion, nandun yung eloquence at saka protocol
di ba? Doon sa binasa natin. Doon sa isa naman, yung sakit at luha ay sapat na para tunawin ang pinaka malakas na panalangin. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng ating Panginoon ay hindi humihingi. Hindi niya. Magkaiba kasi ng sitwasyon eh. Ngayon, ipinapakita dito sa mga pangyayaring ito na ang Panginoon Jesus ay hindi humihingi ng mga kailangan na umaangkop dun baga sa set of patterns para tanggapin ang tulong niya. Hindi niya sinasabi na kailangan ganito gawin mo, kailangan ganyan ang gawin mo. Do sa centurion, kailangan ganito gawin mo. Do sa balo, kailangan ganito. Wala siyang ganun. No? Hindi siya namimili ng sitwasyon. Iyon ang mapapansin natin. Kasi magkaibang sitwasyon, parehong kumilos ang Panginoon doon sa sitwasyon na yon. Iyon ang mahalaga. Hindi siya humihingi ng mga set of patterns, hindi siya humihingi ng mga kota, na kung gaano na ba karami ang kabutihan ang iyong nagawa. Walang ganon ang Panginoon. Ang kanya lang requirement, remember this. Tandaan niyo to. Ang requirement lamang niya ay kilalanin natin, aminin natin na mayroon tayong pangangailangan. No? Nandun yung pangangailangan. Let us admit na meron tayong needs. So, yung kasabihan na God helps those who help themselves ay hindi naaangkop dito. Kasi, di ba, hindi sinabi ng tulungan mo sarili mo, tutulungan kita. Walang ganun eh. No? Ang ating Diyos ay Diyos na tumutulong doon sa mga helpless, lalo na, ha? Yung mga wala ng tulong na makita na dadating, tumutulong ang Diyos sa kanila. Nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. So nakikita ninyo yung pinopoint out ko doon sa mga senaryo na nabasa natin. Nagbibigay siya ng buhay doon sa mga wala ng buhay. Okay? Yung kanyang compassion will never run dry. Hindi matutuyo yung kanyang kahabagan sa mga tao na nangangailangan sa kanya. Sa mga tao na kailangan ng pag-asa, kailangan ang tulong. Kung kayo sa inyong kalagayan ngayon, nangangailangan kayo ng tulong, gusto nyong maging malinaw, malaki ang inyong pag-asa. Remember this, God's compassion never runs dry. Hindi natutuyo ang kahabagan ng Panginoon sa atin. At iyon ay totoo. Totoo po iyon. Hindi iyon haka-haka. Ngayon, ano ang response? In case dun sa alipin ng centurion, hindi ba? Hindi naman niya sinabi kaagad na nung lumapit sa kanya ang mga elders, sabi, Guru, Panginoong Jesus, yung mahal na alipin ng centurion, merong sakit, mamamatay na. Pagalingin mo. Pwede naman. Bakit hindi? Sabihin nga lang ng Panginoon yung salita, gagalingin. Pero, naghintay muna ang Panginoon. No? Jesus waited. Naghintay ang Panginoon. Kasi, yung pagdating, kasi pagdating sa ating growth, spiritual growth, pagdating doon, hindi nagmamadali ang ating Panginoon. Remember that. Pag may kinalaman sa paglago natin spiritually,
Hindi nagmamadali ang Panginoon. Hindi halimbawa ngayon tumanggap ka sa Panginoon sa isang linggo. Aba, ay kailangan eh, mag-grow ka na spiritually. Walang ganun. No? Kaya pinaghintay ng Panginoon ang centurion. Doon sa paghihintay na yon, hinayaan niya na yung umuusbong na pananampalataya ng centurion, no, yung kanyang budding faith, hinintay ng Panginoon na mag-bloom, no, na mag-bloom into a full flower. Hindi naman bulaklak yon, mag-bloom into maturity. Kasi nung una, nabalitaan lang niya ang tungkol sa Panginoong Jesus. So, ganun pala si Jesus. Nakakapagpagaling pala siya ng sakit. Pwede niyang pagalingin ang aking alipin. So, yun, nagbabad na yung kanyang pananampalataya, no? Pero naghintay pa ang Panginoon hanggang dun sa sabihin ng centurion, sabihin lang ng Panginoong Jesus, yung mga salita, gagaling ang aking alipin. Kumbaga, buo na, nag-bloom na yung pananampalataya ng centurion. Kaya, to make the long story short, sinabi ng mga inutusan ng centurion, nagulat sila kasi nakita nila, aba, magaling na yung kanyang alipin. Magaling na yung alipin ng centurion. Good as new. Ha? Wala na yung traces ng sickness, ng paghihingalo. Wala na. Kundi, kumbaga parang magaling na. No? Wala na yung hindi yung parang, ay, nanghihina pa. Oo, okay, magaling na, pero mahina pa. Hindi. Malakas na siya. Good as new. Dahil yun sa pananampalataya ng centurion. So tayo, mga kapatid, madalas minamadali natin ang Panginoon eh. Ha? Mananalangin tayo sa may sakit. Gusto natin right there and then, makita natin na yung may sakit eh, naglalaro na, masigla na. Hindi, sometimes, rather oftentimes, no? Pinaghihintay tayo ng Panginoon. Kasi gusto niya na mag-bloom ng husto yung ating pananampalataya sa Kanya. Ayaw niya ng bad lang. Ayaw niya ng usbong lang. Gusto niya yung nag-bloom na talaga. Yun ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kami ni Chippy oftentimes. Alam niyo si Chippy, maraming sumasakit sa katawan niya. Minsan, okay lang sa kanya, natotolerate niya. Pero minsan, sobrang sakit. To the point na, umiiyak na siya. So, kami, mag-ina, magpe-pray. Ako, pagpe-pray ko siya. Kahit nag-pray na kami dalawa, pagpe-pray ko pa siya ng bukod. At matatahimik siya, no? Pero tapos namin mag-pray, ay, siguro nawala na yung pain. Pero maya-maya, eto, Rahel, iyak na naman siya, iyak na naman sa akin. Parang gusto ko ma-discourage. Para lang ha, hindi ko sinabing na-discourage ako. Para lang. Pero sabi ko, Lord, kahit ano makita ko sa Kanya, nananampalataya pa rin ako. Pipiliin ko pa rin manampalataya sa iyo. Alam ko, pagagalingin mo siya. Kasi hindi mo naman gusto na nagdurusa yung mahal mo sa buhay or nang hindi gusto ng Diyos na ganun. Sabi ko, natuto na ako, mga kapatid. Nag-bloom na noon, budding pa lang. Noon araw, pagka ganun, Panginoon, nanalangin na kami. Diba? Bakit masakit pa rin? Not anymore. Salamat ko, tinataas ang sarili ko. Pero salamat sa pagtuturo ng Panginoon. Mas sabi ko, Lord, mas pipiliin ko ang manampalataya sa iyo kaysa magduda.
Kasi magdududa ako, ano, saan ako dadamputin nun? Di lalong hindi gagaling ang anak ko kasi nagduda ka eh. Pero kung mananampalataya ka, despite the situation, makikita mo yung pagpapagaling ng Panginoon. Then later, makikita ko natutulog na siya ng mahimbing. At magpapasalamat ako sa Panginoon. Nawa mga kapatid, yung ating budding faith ay mag-bloom into maturity. Hindi laging nakatanong, bakit ganun Panginoon? Bakit ganyan? Bakit ganito? Tigilan nyo na nga yung kaba, bakit? Walang mangyayari sa inyo pagka kayo bakit ng bakit. Pero kung mananampalataya kayo, merong siguradong mangyayari. At iyon ang nangyari doon sa alipin ng centurion. Now, tungkol naman doon sa balo. Doon sa sitwasyon ng balo, hindi nga kilala ng balo ang Panginoong Jesus. No? Pero yung kahabagan ng Panginoon, ipinadama ng niya doon sa balo. Siguro yung salita niya, very soothing. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. At doon sa kalagayang yun, gumawa ng isang incredible miracle ang Panginoon. To make the long story short again, kasi short na ako sa time. nilapitan ng Panginoon yung kabaong, hinipo niya yung patay na anak ng balo, at ito ay umupo at bumangon. Ang gulat ng mga tao sa paligid. Ha? Nagulat sila. Baka yung iba natakot. Kasi patay bumangon, siguro takbuhan na ito. Pero hindi. Nakita nila yung himala. Incredible. Patay na eh. Ha? Patay na. Ilalagay na sa hukay eh. No? Pero doon sa sitwasyon na yun, gumawa ng isang incredible, hindi kapanipaniwalang himala ang ating Panginoon. At dahil doon, yung mga tao sa paligid niya, kinilala nila ang Panginoong Jesus na siya ang divine na authority sa mga ganong kalagayan. At niluwalhati nila ang Panginoon. Sa verses 14 to 17, ay nilalagay natin ang ating pag-asa, usually, doon sa ating nakikita, di ba? Habang humihinga, may pag-asa tayo. Pero kapag nakita na natin na yung lungs, hindi na humihinga, yung puso, hindi na nagpapump, wala na, patay na to, no? Wala na yung pag-asa natin. Pero ang Diyos may kakayanang bumuhay ng mga patay. May kakayanan na yung katawan ibalik ang espiritu. At iyon ang ating inihintay eh. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay. Kayang ibalik ng Panginoong Jesus yung espiritu sa kanilang katawan. Ito ang ating ultimate hope. Ito ang ating ultimate hope na isang araw ang kaaway will be totally, completely defeated. Wala nang mga, talo na ang kaaway, talo na ang diablo. At tayo ay kasama na ng Panginoon doon sa tahanan na kanyang inihanda sa atin. Diba? Blessed hope, the ultimate hope, ay nasa sa atin. Remember this, mga kapatid. When we are faced with serious needs, nangyayari ito sa atin, nagkakaroon tayo ng mga seryosong pangangailangan. Sandali lang po, nadadriving lang. Natutuyo na po yung lalamunan ko. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit na po mainit, kahit may electric van, mainit. Hindi po ako inuubo.
Kasi yun po nagpapaubos sa akin pag nainitan ako. Pero, halika, balik na tayo. Eto, tandaan nyo mga kapatid. Inubo tuloy. Sabi ko, hindi ako inubo, bigla ako inubo. Ayun, when we are faced with serious needs, na-experience natin ito lahat, tandaan nyo ito. Doon sa Romans 8:25, sabi doon, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. No? Meron tayong access. Tandaan nyo ito. Meron tayong access doon sa source of hope. Naniniwala ba kayo? Ha? Tayong mga anak ng Diyos, may access tayo doon sa pinagmumulan ng ating pag-asa. And also, sa Romans 8:26-27 naman, know this, that the Holy Spirit intercedes for us. Namamagitan ang banal na Espiritu sa atin. Minsan, di ba, na-experience nyo na ba yung nagpe-pray kayo, pero hindi nyo malaman kung anong mga salita ang sasabihin nyo. Minsan, iyak lang kayo ng iyak. Pero sa ganong sitwasyon, ang Holy Spirit nag-i-intercede para sa atin. Alam ng Holy Spirit kung anong pangangailangan natin. At siya ang nagdadala noon sa ating Diyos. At ang Diyos naman ay tumutugon. Tumutugon doon sa ating mga pangangailangan. Ito pa isang dapat nating tandaan. Pag sinabing tandaan, kakalimutan nyo ba? Hindi, tandaan nyo, saksak nyo sa isip nyo, sa kalooban nyo. Ito, hindi nahahadlangan o nalilimitahan ng mga bagay na nararamdaman natin, parang wala tayong pag-asa, naiisip natin, parang wala tayong pag-asa, naiisip natin na walang makakatulong sa atin. Hindi nahahadlangan ng mga bagay na ito ang ating Diyos. Naranasan nyo na ba na yung mga bagay na imposible sa inyo ay naging posible kasi umasa kayo sa Panginoon? Have you experienced that? Ako po madalas. Kaya po naging mabait ako, hindi, joke lang. Mabait naman po ako talaga, di ba? Hindi ba? Ayaw niyo sumagot. Dejok lang po, pangtanggal ng antok. No, walang makakahadlang. Remember that walang makakahadlang sa ating Diyos. Hindi mahahadlangan kahit ano sitwasyon natin. Hindi mahahadlangan ang ating Diyos sa pagtulong sa atin. Always remember that. Sa panahon ngayon, sino pa ba lalapitan natin? Wala na tayong malapitan yung mga tao na inaakala natin na pwede nating asahan, pwede nating malapitan. Hindi. Nadidisappoint tayo. Nabibigo tayo. Pero pag tayo lumapit sa Diyos, oo, sige, pinaghihintay tayo. Pero para rin sa atin yun eh. Para matuto tayo magkaroon ng patience. No? Hindi tayo apurado. Hindi tayo nagmamadali. Dahil ang Panginoon, hindi siya nagmamadali dahil meron siyang oras na itinakda para ipagkalob sa atin kung ano yung hinihingi natin. Kasi kumbaga, kung doon sa process ng paghihintay, ay lumalago naman tayo spiritually, nagkakaroon tayo ng changes, aba, ay salamat sa Panginoon. Dahil nag-grow tayo, nagmamature tayo spiritually. Okay? Second, na dapat nating tandaan, nakikita ba natin ang Diyos? Hindi, di ba? Hindi natin siya nahihipo, no? Kahit alam natin nandito siya, hindi natin siya nahihipo. Pero pwede niya tayong hipuin. Okay? At although ganun, alam niya kung ano ang mabuti para sa atin. Remember this, yung pinakamabuti, iyon ang gusto ng Diyos sa atin. Yung pinakamabuti na gusto natin, hindi yun hihigit sa kabutihan ng Diyos na gusto niya para sa atin.
Doon sa ano, doon sa kalagayan ng byuda, na patay na ang anak. Binanggit ito sa story para malaman natin na kayang gumawa ng himala, kayang gumawa ng mga incredible, hindi kapanipaniwalang himala ang ating Diyos. Iyon ang pinakita sa atin. God is a God of miracle. No? Incredible miracles. Ngayon, kahit na sabi mo, kahit na doon sa panahon na mahina tayo sa pananampalataya, hindi tayo tatalikuran ng Panginoon. Merong point in time na nakakaramdam tayo ng parang nanghihina tayo, di ba? Lalo na kung napakarami nating mga iniintindi, no? Mga parang hindi na tayo, alam niyo yun. Alam niyo mga kapatid ha, pagka hindi na kayo dumadalo sa gawa, hindi na kayo nananalangin, manghihina kayo talaga. Hindi physically, but spiritually. But then, hindi dahil ganun ang kalagayan nyo, tatalikuran na kayo ng Panginoon. No? Hindi niya sasabihin, nanghihina ka naman eh. Hindi na kita iintindihin. Hindi, sa ganung kalagayan, iniintindi pa rin tayo ng Panginoon. Nandun pa rin ang kanyang compassion. Nandun pa rin ang kanyang mercy and grace. So, there is always hope. Laging meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Kaya, doon sa mga ganong instances, yung na-experience natin to, bakit hindi, di ba? Una, yun ang gustong mangyari ng Diablo eh. Makita na nanghihina tayo. Para lalo niya tayo, madali niya tayong mailayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, ito lang aking masasabi. Never, never na bumitaw kayo sa inyong pagkakahawak sa Panginoon. Never, never na tumalikod kayo sa Panginoon. Pag tumalikod kayo sa Panginoon, nasa cul-de-sac na kayo. Nasa dead end na kayo. Wala na kayong pupuntahan kundi kapahamakan. Iyon ang dead end. Pero ano man ang sitwasyon ng buhay natin, kapat, di ba? Natatandaan ko laging sinasabi ni Pastor Roger, naalaala daw niya yun nung nagturo ako minsan. Iyon ang sinabi ko. Kapit tuko. Although hindi ko pa na-experience kung na makapitan ng tuko eh. Kasabihan kasi yun. Kapit tuko. Sino ba nakapitan ng tuko dito? Ah, si Pastor Roger. Kaya pala. At sobrang higpit siguro, ano? Ha? Hindi mabaklas-baklas. Yung alang butike, ang higpit na, di ba, pagka naano ka ng butike, parang nakakapit ng gusto. Pero, ang karamihan sa butike, pag pinalis mo, tanggal na. Pero kapit lang tayo sa Panginoon, lalo na sa panahon ngayon. No? Ang kaaway, nakaabang lang sa atin. Mahanap ng ano lang, maliit na butas lang, hindi naman kailangan ng kaaway ng bukas na pinto. Kaunting-kaunti na butas na pwede niyang pasukin, papasukin niya. So, wag nating bigyan ng daan. Ang kaaway, nandyan lagi ang ating Panginoon. Doon sa times na parang nawawalan na tayo ng pag-asa, ang ating Panginoon, ang source ng ating hope. There is always hope. Praise the Lord! Tamang-tama po. 5 to 11:30. Ganun niya. Natapos po ako. Purihin ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na nagbibigay ng pag-asa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, sa hirap ng buhay ngayon, maraming tao ang nawawalan ng pag-asa. Pero matagpuan nawa nila ang source ng hope. Ikaw yun, Panginoon.
kailangan ka ng mga tao. Kaya nawa, Lord, matagpuan sila, matagpuan kanila, Panginoon. At maraming salamat po na lagi kaming may pag-asa sa iyo. At kami magpapatuloy na maglilingkod sa iyo, patuloy na papagamit sa iyo, Panginoon, hindi sa aming kakayanan, kundi dahil ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kakayanan para makapaglingkod kami ng lubos sa iyo. Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.